showbiz fanatics, bagong kontrata ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, isa sa publiko na. Miss Catherine Bernardo, abay talaga namang hinangaan sa kanyang pang-calendar girl na nang alak ang arte. Wow! So, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa ating mga updates. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, bentang-benta sa social media ang arte at post ni Catherine Bernardo kahapon habang sinusulit na nito ang almost half a million na likes nito. Nasa bakasyon sila ng kaibigan ni Sophia Andres sa beach na nakatupis lang di umano. Wow! Ang ex ni Daniel Padilla. Habang nasa yacht at may hawak na drinks. So hindi nakakagulat kung magiging calendar girl na rin si Catherine next year dahil nga nagpapasexy na siya. Anyway, parang si Sophia Andres ngayon ang may hawak ng mga sikreto ni na Catherine and Sara Labati. Siya ang kahangout lately ng dalawang aktres matapos ang hiwalayan kina Daniel Padilla at Richard Gutierrez. Oh my G, kaya pala no, ito pong si Miss, ito pong kanyang friend no, na talagang lagi niyang kasama sa lahat no, si Miss Sophia Andres, eh masasabi natin siya po yung pinaka masasabing best friend nitong si Catherine Bernardo, na talagang lahat ata ng sikreto ni Catherine ay alam nitong si Sophia, at kadalasan siya po yung laging kasama. Parang medyo lately hindi ko masyado nakikita si ano ah, si Sasama. But anyways, eto na nga no, dahil naglabas po ang balita no sa online at sa television ng ABS-CBN kung saan itong si Daniel Padilla di umano ay nag-renew na nga ng kontrata sa ABS-CBN Star Magic. Pero ang malungkot lang, si Catherine ay lalayas na sa Star Magic. So, ibig sabihin pala, nakapirma na sila, nakapag-renew na sila ng panibago nilang kontrata nang magkahiwalay. Nilinaw ng ABS-CBN Showbiz News reporter na si MJ Lipilipe na mula mismo sa Star Magic, muling pipirma ng kontrata ang aktor na si Daniel Padilla sa talent management arm ng Kapamilya Network. Gayon din ang muling pagpirma nito ng network contract na nakaschedule sa susunod na linggo. Napapatak na sa huling linggo ng Enero. Sansala ito sa mga kumakalat daw na chikang hindi napipirma si DJ ng kontrata sa ABS-CBN at naghahanap na daw di umano ito ng talent ng ibang talent agency. Gayon din ang isa pang version na hindi na i-renew ang kanyang kontrata. Saad ni Felipe sa kanyang Facebook post, "This just in, according to Magic or Star Magic, Daniel Padilla is scheduled to sign his network contract renewal next month with ABS-CBN and will still remain with Star Magic. This is contrary to rumors circulating that the actor is allegedly leaving Star Magic, is looking for a new talent agency, and Star Magic is allegedly not renewing him as their talent." Kasi yan po talaga yung lumalabas sa mga balita eh. Pero wala pa pong si Felipe patungkol naman kay Asia Outstanding Superstar Catherine Bernardo na napapabalitang aalis na daw di umano sa Star Magic at lilipat na sa Crown Artist Management ng mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez. Ayon kasi sa isang artikulo ng Pep Troika, maugong ang chikang hindi na magre-renew si Catherine sa Star Magic matapos ma-expire ang kontrata nito at may posibilidad na sa CAM na nga no, or Crown Artist Management na nga raw magpapamanage ang award-winning actress. Kung totoo man ito, ay may laya si Catherine na makagawa ng proyekto hindi lamang sa ABS-CBN at Star Cinema, kundi sa iba pang network gaya ng Kapuso Network, kung saan hindi naman nabago sa kanya dahil bago pa man mag-boom ang karir niya sa Kapamilya Network, gumanap na siya sa Young Marian Rivera sa Philippine adaptation ng Stairway to Heaven noon. Pero kung matatandaan, nasabi noon na, ng December ng inanikat na si Min Bernardo na hindi naaalis ng Kapamilya Network ang anak dahil sa issue ng hiwalayan nila ni DJ. Pero meron din naman po na wala pang tugon o reaction ng pahayag na bago ang company Catherine
gayon din ang Star Magic ABS-CBN o maging ang Crown Artist Management tungkol dito. Ngayon, eto na, no, dahil may lumabas din pong news. Nilabas naman po ito ng isa sa mga news online na si Catherine Bernardo daw di umano ay magta-transfer na, confirm, sa kay Maha Salvador as Crown Artist Management. Kasi kung nasa sa ABS-CBN, kasi yung exclusivity, no, yung kanyang exclusive contract sa ABS, is tanging ABS, Star Cinema lang ang pwedeng mag-produce at gumawa ng movie para sa kanya. Hindi siya pwedeng gumawa ng movie from outside dun po sa kanilang, ano, no, kanilang management. But dito po sa Crown Artist Management, magiging freelance artist siya kahit saan pwede. At baka ito na po yung possibility na magkaroon sila ng sequel movie nitong si Mr. Alden Richards dun sa kanilang Hello Love Goodbye. Malakas ang usap-usapang lilipat na si Catherine Bernardo sa Crown Artist Management ng mag-asawang Maha Salvador Nunez pagkatapos mag-expire na ang kontrata nito sa Star Magic. Maganda ang pasok sa taong 2024 sa Crown Artist Management or cam ng mag-asawang Maha at Rambo Nunez. Nagpadal sila ng press release sa Pep Troika na naglalaman na nag-a-achieve ng ilang artista nila, kumbaga crowning glory of crown. Ang touring nila sa mga talent nila kagaya nila John Lloyd Cruz na nagwaging best actor sa Gawat Urian noong nakaraang taon para sa obrang Direct Love Diaz na Kapag Wala ng Mga Alon. Maganda rin ang pagpasok ng 2023 kay Miles Ocampo na hindi inaasahang mananalong Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival 2023 sa pelikulang Family of Two ng Mother and Son Story na Cineco Production. Si Maha naman ay pinaghahandaan din ang maternity leave ay napiling Best Game Show Host sa Asian TV Awards para sa kanyang game show na Imagination sa TV5. Ilan lamang ito sa pinagmamalaking achievements ng A-lister talents ng Crown Artist Management. Sabi nga ni CEO Cam or CEO Rambo Nunez, "Our artist is not just performers, they are just storyteller who inspire and entertain. Their success is a reflection of their dedication and collaborative spirit." Pero isa sa inaabangan nating pasabog ng Crown Artist Management ay ang announcement ng mga bago nilang imamanage na talent. Malakas ang bulong-bulungan sila na ang mag-handle sa showbiz career ni Catherine Bernardo pagkatapos mag-expire ang kontrata ng aktres sa Star Magic. May alingas-ngas kasi noon pag baka iwan na raw ni Catherine ang Kapamilya Network. Pero ang mas malakas sa pinag-uusapan na hindi pa naman nakukumpirma ay hindi na raw siya magre-renew ng kontrata sa Star Magic. Kasabay nga nito, ang isa sa pangbalita, wala na raw Star Magic handler ni Catherine na si Miss Lulu Romero na siyang nag-handle kina Piolo Pascual at Robby Domingo. Kasunod nito ay narinig din natin ang chika na hindi na po Star Magic ang mag-handle kundi ang Crown Artist Management. Pero wala pa itong confirmation at hindi pa naman ito naitatanong sa mga taga CAM na alam nating hindi pa nila ito sasagutin. So far, inilabas pa lang na announcement ng Crown Artist Management ay ang pagpasok sa kanilang kwadra ni Jelly De Belen at kambal na sina Josh Joy at Jai Agpangan. So yun lang po yung mga ilan sa mga nilalabas pa nila, no. Pagkatapos kasi ng showing ng pelikulang Road Trip ni Jelly kasama si Janice De Belen, Carmina Villaruel at Candy Pangilinan, ito ay kasunod ng balita kay Jelly na active ang mga drama series na ginagawa nila. Sa November 30, 2023, ng official statement sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla kaugnay sa kanilang paghihiwalay makalipas ang 11 taon. Dawit dito ang pangalan ni Andrea na naging co-star ni Catniel sa remake ng teleseryeng Pangako Sa'yo. Sa final media ko ng senior high kamakailan, protektado ang bidang si Andrea Screen ang mga tanong sa kanya na ibinato ng host. Wala ring interviewan after the forum. Protektado rin ang Kapamilya Management si Daniel. Iniingatan, pakiwari ba ni Catherine ay mas kinampihan ng ABS-CBN Management si Daniel kesa sa kanya o bahagi lang ito ng pagsulong ng ni Catherine sa kanyang karyer? Sakaling sumailalim na si Catherine sa Crown Artist Management, exciting kung gagawa rin siya ng project sa Kapuso Network just like John Lloyd Cruz. E di gumanap si Catherine bilang Marian Rivera ng Kapuso drama series ng Endless Love. For sure, i-welcome ng Kapuso primetime queen si Catherine if ever na bumalik ito sa GMA.
So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede niyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!